Mga idol, ang pag-uusapan nga natin dito sa ating bagong video ngayon ay patungkol sa performance ng ating kababayan na si Jordan Clarkson sa kanyang pangalawang laro sa kanyang bagong kupunan na Utah Jazz na magsalpukan sila kalaban ang nanguna at best team sa buong lugar ng California na Los Angeles Clippers. Balita ko pa mga idol, medyo nakakapag-adjust na nga daw po si Jordan Clarkson ng maayos-ayos sa kanyang bagong team matapos talunan niya ang Utah Jazz na talunin mismo ang Los Angeles Clippers. So kung gusto nyong malaman mga idol ang buong detalye ng topic natin ngayon, halina't samahan nyo ko. Tara! Mga idol, bago nga po tayo magpatuloy ay huwag niyong kalimutang bisitahin ang ating Facebook page, Jzone TV. Please follow at i-like niyo na rin syempre. Well, ipinatumba nga po ng Utah Jazz ang kupunan ng Los Angeles Clippers sa pamamagitan ni Donovan Mitchell na nakapagtala ng 30 puntos at ang kanilang pinakabagong player na si Jordan Clarkson na nakapagdagdag ng 19 points sa pangalawang laro niya sa kanyang bagong team na Utah Jazz, score na 120-107. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, si Clarkson nga po ay kagagaling pa lamang sa Cleveland Cavaliers ilang araw pa lamang ang nakakalipas at nag-umpisa siya sa team bilang kanilang sixth man, pero nakagawa na siya agad ng 7 sa kabuuang 13 tira niya sa kanyang pangalawang laro ng team. Mas tumaas rin nga po ang 3-point percentage ng Utah Jazz na umaabot na ng 48.6% upang manalo sila ng 7 sa huling 8 sunod na game nila. Sa kabilang banda naman mga idol ay nakapagtala naman nga po si Kawhi Leonard ng 20 points at si Paul George naman ay merong 19 points para sa Los Angeles Clippers na hindi nakakadire-diretso ng pagkapanalo sa kanilang huling 8 games dahil bago nga po sila natalo ngayong araw ay nagkaroon muna sila ng impressive na panalo kalaban ng Los Angeles Lakers sa Christmas game sa NBA. Ang nag-iisang dahilan nga po kung bakit natalo ng Utah Jazz ang Los Angeles Clippers ngayong araw ay dahil na-outscored nila ang kanilang kalaban ng 11 points at hindi nila pinayagan ang Clippers na makapagtala ng puntos sa huling 3 minuto at 35 segundo sa fourth quarter ng laro. Nanalo pa rin nga po ang Jazz kahit na nakapagtala lamang ng 12 points at 8 rebounds si Rudy Gobert, pero nakagawa naman nga po ng double digits ang lahat mismo ng starters ng Utah Jazz, kaya siguradong iyan ang naging pinaka main na rason kaya sila nanalo. Pagdating naman nga po sa ating kababayan na si Jordan Clarkson, mas nagiging epektibo na nga po siya ngayon kaysa noong unang laro niya dahil bukod nga po sa pagtatala niya ng punto sa kanyang team off the bench ay nakapagtalaman na siya ng 4 rebounds at 2 assists sa kanyang 25 minutes na paglalaro sa court. Kung inyo nga pong malalaman mga idol, nakapagtala nga po si Clarkson ng 9 na puntos lamang sa kanyang debut sa kanyang bagong team na Utah Jazz. Mas tumaas na nga po ang nagawang production niya ngayon kaysa noong unang game niya dahil nakapag-convert nga po siya ngayon si Clarkson ng 53.8% sa kanyang mga tira. Bago man nga po si Clarkson mapapunta sa Utah Jazz ay napaka-effective nga po niya sa Cleveland Cavaliers sa pagsisimula pa lamang ng season dahil sa pagtatala niyang 14.6 points per game sa kanyang 23 minutes per game bilang parte ng second unit at higit sa lahat. Mayroon naman siya ng 19.3 player efficiency rating na magiging sakto sa kahit anumang kupunan. Pero pagdating nga po sa kanyang bagong team ay siguradong marami pa nga dapat ayusin sila upang maging sakto na siya sa opensa ng Utah Jazz. Well, kapag nakapag-adjust na nga po siya ng tuluyan, siguradong mas marami at mas mahusay pa ang kanyang magagawa sa kanyang bagong team kaysa noong mga nagawang performance niya noong nasa Cleveland Cavaliers pa siya kahit bench role lamang ang nahahawakan niya. Sa pamamagitan rin nga po ng patuloy na pag-improve niya sa team na maituturing na contender ay mas mapapalakas pa nito ang chance niya na makuha ang 6th Man of the Year award na hindi niya makuha-kuha sa Cleveland Cavaliers matapos bumagsak ang standing nito sa liga ng NBA. Bukod nga po sa pagiging swerte ni Clarkson at ng Utah Jazz, mas nagiging exciting naman nga po ang bawat laban para sa mga fans ng Utah dahil makikita nilang maglaro ang kanilang bagong shooting guard. Siguradong nakakatulong nga po si Clarkson
para sa bench ng Utah Jazz sa kanilang pag-attempt na makapasok na sa wakas sa Western Conference Finals mula pa ng huling pasok nila noong 2006 to 2007 season kalaban ng San Antonio Spurs. Makikita nga nating makakalaro pa si Clarkson ng ilang minuto kasama ang iba pang mga starters, kaya siguradong hindi malilimitahan ang production ang ibinibigay sa kanya ng team ayon sa coach ng Utah Jazz na si Quinn Snyder, na sa simula pa lamang ay nasa strategy na ng kanyang pagsamahay ng mga starters at bench players niya na siguradong makakatulong sa mga leading scorer ng Jazz na sina Donovan Mitchell at Bojan Bogdanovic. Si Clarkson nga po ay isang magaling na scorer na kayang gumawa ng sarili niyang tira kung kinakailangan na talaga ng team, lalo pat may history na niya ng injury ang kanilang point guard na si Mike Conley na maaaring makapagpahinga ng mas matagal-tagal, especially dahil makakapag-adjust na ng mas maayos sa Utah Jazz ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. So yun lang mga idol ang ating update ngayon about kay Jordan Clarkson. Once again, I'm your J-Zone TV. Don't forget to like and subscribe mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.